lagi. Pagkuhan niya mga ilang ano yan. Dito lang. Sa mangrove area ngayon ng barangay sa bayan ng Cebu. Mangrove forestry dito sa lugar na to. Yung lugar na yan ay puro fishman yan. So, ang purpose ng mangrove area na to ay para maprotektahan ang mga kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa lugar na yan. Pero buhay yan, di ba po protektahan yung yan, dada. Ano buhay na kagad. Baka naman pag dumami, putuli naman yun. Ay hindi, bawal yan. Bawal na dito. May nasa po na kami dito. Ba, liyarahan nila. Ilang years to kuya? Ha? Ilang years bago tumubo yung mga yan? Ito, mga yun o, tulad nito. Yung nakita mong yung kunan. Ito eh, kuwanta lang ito. Mga 2 years. 2 years? Oo. 2 years yan. Dali lang. Ito yung 2 years. Pag bumalik kayo dyan, baka yun yung gaya na rin. Oo. Hindi mo yung ipinagtanim kong yung gaya no. Palibot niya pa ganyan. Ay, ikaw lang nagtanim nung ngayon. Yun nga, yung sa may bahay kong yun. Ay, yung bahay. Uy, nung yun? Una. Yun bahay niyo yun? Oo, yun. Dampaan ng span. So, inyo pa rin ito siya? Oo. Papagayon pa yun. Yun o, yung... Wala yun. Bakabana na talaga yung sinadyang tinanim ko na yun. Okay. So, bakawan na talaga yun nandun. Hindi na palaisdaan yun. Ang palaisdaan talaga ito. Hindi lang... Isang tao may-ari. Marami ring may palaisdaan dito. Sa lugar na to isa lang, pero doon banda sa mga lugar na 'yon, sa paligid na 'yon, may mga palaisdaan diyan na iba naman ang may-ari. Maraming salamat sa ating scout executive ng Cavite Council sa opportunity na makatulong sa ating mga kababayan dito sa lugar ng Barangay Caiman para makapag
nakapagtanim ng mga bakawan or mangrove dito sa area na to at makatulong sa kanilang kabuhayan. Hindi lang layunin ko dito yung mapaganda yung tabi ng daga. Lalo pat ngayon ako'y vice president ng Kuwan ng Agriculture sa Kuwan ng Bipar. Talagang salamat at nakadalaw nga kayo. Marami salamat sa inyo. Salamat din po sa opportunity. Hari na may gumaya ng iba. Sunod-sunod na yan. Yung ating ginagawa ay para sa atin yan. Hindi lang para sa isang tao, hindi lang para sa akin. Para sa mga susunod na henerasyon. Yun naman talaga ang mahalaga. So maraming salamat sa mga kabataan na kasama natin ngayon. Yan yung mga yung mga apo ko na yan. Ayan, mga apo na ni Kuya. Yun, mamaya-maya po ay anong gagawin natin susunod? Magkain ng ano? Kain tayo ng bangus, ayan. Mangunguha daw ng suso. Ayan, may balde na si Scouter Leo. Sa mga taga rito, sa mga taga Sipukot or sa mga Karatig na bayan, pwede rin kayo bumisita sa mga farm dito, especially kay Kuya Sinon Abanyo. Ito yung farm niya. So sa mga gustong pumunta rito, pwede kayong magtanim or pwede kayong pwede kayong mag magtanim ng mga bakawan dito sa lugar na to. Lahat ng mga adventurous, lahat ng mga nature's friendly nating mga kababayan dito sa Bicol Region at sa NCR, no? Inaanyayaan tayo ni Sir Sinon Abanyo sa kanyang farm. Tapos libre na lahat. Pagkain nyo rito, isda, magbaon lang kayo ng kanin. Magbaon lang kayo ng kanin, isda, at asin, magdala kayo ng asin tsaka suka, syempre. Isda, bangus, o kung ano mang pwedeng ma-harvest dito, libre na ni Sir Sinon. Isang bakawan lang na maitatanim natin. Malaking tulong na yon dito sa mga farm, sa mga tao, sa mga naninirahan dito sa lugar na to, sa mga mangingisda o sa mga nagmamay-ari ng mga farms dito, sa mga palaisdaan dito. So makakapag-relax na kayo, makakatulong na kayo, at mai-enjoy nyo pa ang mga activity na gagawin nyo. Dito na to. Huwi na natin to, matibay. Sakalam. Sakalam kami. Ba't ako natutulog mag-isa doon? Natutulog ka mag-isa doon sa kubo? Oo. Paggabi. Wala bang aswang dito? Si Sir Arvin kasi takot sa aswang to eh. Hindi naman nag-i-imagine lang. Nag-i-imagine ng katakutan. Dapat ay mo ano pala sila no. Gi! Yan, sige. Aray, mahulog telepono ko pa eh. Sabi sa isin. Aray ko. Ala, lubog. Uy. Experience, yay! Aray ko. Kailangan natin ito pantulak. Lali, be! Meron ako niyan sa bahay. Sa gilid ng bahay ko.
Epic. Pre, pakita mo pre. Pakita nyo yung mga nakita nyo. Ha? Kumuno yan. Ang bilis ang bata ko nung... Aray! So nanguhuli tayo ngayon ng bagungon. Wala lang, trip lang namin. Ano to? Tinutulungan namin si Kuya. Ba't kumagayin ka? Wala, may sawayan dyan. May sawayan dyan pa. Wala namang sawa dito. Ha? Ha? Tanki. Ito? Tanki? Hindi. Doon po, yung ahas ko doon. Ahas? Anong ahas? Ha? Buhay? Eh, ba't di pinapatay? Natali ko sa tangkay. Natali? 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 Napangkay, ano yun? Ano, ano, na lambat. Na lambat. Ang ganda ng mga paa namin, di ba? Yan. Mabilis mong maglakad ah. Kami hindi kami makalakad ah. Ito dami oh. Okay, inawak-awakan mo. Pamarami, hindi lang isa. Huwag tayo dito ba? Huwag tayo dyan, baka may sawa dyan. Naman. So, bakit may sawa doon? Oh, di ahas. Tangkig. Ano 'yun? Ahas ano? Ano walwalo nga eh, pre. Nung pre 8 minutes pre. Hindi 'yan ang walwalo. Pre, 8 minutes ka lang diyan, pre. What? Moses, itaas mo ang tungkod mo. Sir Leo, ang bilis oh. Oh. Dito? Oh, pre, pag nakagat yung paa mo ng alimango, pre, hindi na makakapadyak yan.